Mas mabilis na transportasyon at murang presyo ng pagkain. Posible yan sa tulong po ng Farm to Market Road Project na isinusulong ng isang kumpanya sa Department of Transportation. Ang detalya sa report ni Rod Lagusad. Para matulungan ng mga magsasaka at mangingisda na maibiyaya ang kanilang mga produkto ng mas madali, isang pribadong kumpanya ang magsusumite ng unsolicited proposal sa Public-Private Partnership o PPP Center. Ayon kay Francis Yuseco, Chairman at CEO ng PhilTrac, inaasa na maipapasa nila ito sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Ito ay sa ilalim ng Farm-to-Market Digital Logistics Integrated Backbone, kung saan katawang nila ang Department of Science and Technology. Kanilang panukala, gamitin ang ilalim na bahagi ng elevated na North-South Commuter Railway at maging ang bahagi ng Panay Railways. Nasa 85 kilometers ang layo ng Tutuban, Maynila sa San Pablo, Laguna, habang nasa 117 kilometers naman ang distansya mula Iloilo hanggang Capiz. Ang gitnang bahagi sa ilalim ay lalagyan ng cold storage facilities para sa mga produkto. Kabilang ng nasa 20-foot cold storage facility na may chiller at freezer na maaaring nakakabit sa grid o gumagamit ng solar energy. Habang magsisilbing trackway o daan ang magkabilang gilid para sa mga cargo o road trains para sa mas mabilis na pagbiyahe ng mga produkto. Pakinabangan natin, huwag natin sayangin ang patrimonial asset eh. Biyaya sa atin ng Panginoon yan. Dito, sila mismo magdadala nung ano nila, mga anit saka mga huli nila from the farm gate, sea gate, diretso sa urban market, sila yun. So yung income nila, imbis na 25 pesos per kilo, magiging 100 pesos na. Ayon kay Yuseco, makakatulong din ito para sa pagpapababa ng presyo ng pagkain, habang meron ding murang pabahay na alok sa mga posibleng maapektuhan ng proyekto. Anya, nasa 400 million pesos ang halaga ng bawat kilometro ng nasabing proyekto. Dagdag pa niya, gamit ang teknolohiya na meron sila, hindi gagamit ng graba at buhangin. At mula sa oras na maaproban ito ng pamahalaan ay kaya nila itong matapos sa loob lamang ng 3 taon. Samantala, binigyan din naman ng Department of Agriculture ang kahalagahan ng logistics. Being efficient, number one, is putting it near the transport area, you know, to be able to distribute the products for the consumers and to help the farmers. And we can discuss more and plan it right, and we can move forward on this, sir. Bukod sa mga cargo, tinitingnan din ang kumpanya na makapaglaan para din sa mga pasahero. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.